Magandang araw sa lahat ng mga maalamath na guro sa buong Pilipinas. This is Teacher Maalamath Melson Pico Ramos from the Schools Division of Quirino, Cagayan Valley Region. Sa videong ito, aking pong ibabahagi sa inyo ang isang DLL for Classroom Observation para sa asignaturang Mathematics. At kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel na Maalamath, pwede mong isubscribe or hit ang subscribe button, pati na rin ang notification bell para maging updated ka sa lahat ng mga video tutorials na ating isasagawa at mga files na atin pong isishare. At kung magustuhan mo naman ang video ito, pwede mong i-hit ang like button, pati na rin ang share button para maikalat po ang video ito at malaman din ng iba ang tungkol po dito sa DLL for Classroom Observation, a guide in teaching mathematics. Welcome to my Legendary! DLL for Classroom Observation is crafted by yours truly, Teacher Maalamath, and ibinabahagi ko po ito sa inyo para maging magsilbing gabay sa paghahanda po ninyo para sa inyong classroom observation. Alam po natin na sa taong panuroang 2020-2021 base sa Memorandum DM-PHROD-2021-0010 or the Guidelines on the Implementation of the Results-Based Performance Management System for School Year 2020-2021 signed by the Undersecretary for Planning and Human Resource and Organizational Development, Sir Jesus L.R. Mateo, dated January 11, 2021, nabanggit po doon na magkakaroon po tayo ng dalawang classroom observations sa taong panuroang 2020-2021. Yung una nga po ay dapat gawin sa Enero hanggang Marso. At yung pangalawa naman ay dapat isagawa sa Abril hanggang Mayo. Sa atin na pong pag-usapan yung ating DLL for classroom observation, dito sa bahaging ito, you're just gonna, yon, accomplish naman ito, madali lang naman na. Then, itong objectives natin, the CS, the PS, and the LCs, makikita naman ito dun sa ating MELC. Dun sa ating learning competencies, ang nakalagay po kasi sa ating MELC ay add and subtract decimal numbers through thousands without and with regrouping. Ang ginawa po natin dito is unpacking the MELC. Nag-unpack po tayo, kaya ang binigyang pansin po natin for this topic is the addition only. Ano po? So, it is allowed naman to unpack a specific MELC. Next, yung reference po natin, references, lagay na lang po natin. Ano po? So, ito, page number in the TG, page number in the LM. So, hanapin nyo na lang po. Tapos, pwede na rin po, ngayon po kasi yung mga activity sheets, ganun, ilagay nyo na lang po dito. Ano po, so sa additional materials po natin. So, ito ay magsisilbing gabay lang po ninyo. Pwede nyo pong palitan. Okay. Or, pwede nyo baguhin lahat-lahat. Next, procedures. Reviewing previous lesson or presenting the new lesson. So, ready, get set, go. So, this is a group activity of the learners na kung saan aayusin nila or pagkukumparahin nila kung nasaan dyan yung mas mataas, mas mababa, then aayos po nila in decreasing order po. So, mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Be organized. Okay, aayusin po nila, okay, or aayusin po nila ito vertically tapos i-add po nila para mas ma-simplify po itong expression na to, establishing a purpose for the lesson. Because this is very much necessary, addition of whole numbers is very much necessary in adding decimal numbers. Dahil kung hindi sila marunong mag-add ng whole numbers, then mahirapan din sila sa pag-a-add ng decimal numbers. Then, presenting examples or instances of the new lesson. So, you're just gonna have itong sitwasyon na to. Then, yung motive question natin, how do you add decimal numbers? Para sa, paano nga ba? Okay, magkano kaya yung nagasto ni Carla? Paano i-add? So, magkakaroon na sila ng interest na alamin kung paano i-add yun. Then, discussing new concept and practicing new skill. So, syempre, kailangan muna nilang malaman kung nasaan dyan yung tens, yung ones, okay, yung tens and hundreds digit. Kasi kapag hindi din nila ma-identify, then mahirapan sila dun sa pagla-line up later on ng mga digits ng bawat
decimal number. Next, discussing, and if you can notice, balik tayo dito, if you can notice, itong mga numerong ito, yung ating nagamit din dun sa ating motivation kanina. Next, ito, discussing new concept, we can manage. So, manonood lang sila ng video clip, tapos sila-sila ay magkakaroon ng focus group discussion among themselves. Then, it's showtime, okay? So, ito, group activity ito na kung saan you're gonna flash on the screen itong mga expression na to. Tapos, kapag then the students will solve. Tapos, kapag nabanggit mo yung each showtime, itataas po nila yung board nila na nagpapakita ng kanilang sagot. Next, finding practical application of concept and skills in daily living. So, help, help! So, magsasolve lang po kayo. Magpre-present po kayo ng isang sitwasyon na saan kung saan magagamit yung ating napag-aralan. Then, making generalization. Okay, yan. Ito na yung generalization natin. Then, evaluating learning. So, yung kanina, we can manage. Ito naman, I can manage. So, individual activity po ito. Then, additional activities for application or remediation. So, you want more? Okay, so, syempre, bibigyan mo pa sila ng karagdagang activity.